Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Ito tuloy-tuloy ho yung numbers game ha, ng Philippine Charity Takes Office o mga kaibigan, no, PCSO. Abay, katunayan no, isang mananaya mula ho dyan sa Morong, Bataan. Abay, nanalo ho dun sa, ano, sa 7.8 million. Ito ho yung jackpot prize mga kaibigan sa Lotto dun ho sa 642. Sa bola noong Sabado, kung di ako nagkakamali. At kahapon, nagsagawa ho ng press conference dyan ho sa PCSO at umatin ho dyan si partner Ante Pagulayan. May programa rin ho yan sa DWAD. Kanina ho alas 10 sa 10 to 11. At siya ho yung personal hong dumalo ho doon, bagamat meron lang ho tayong inayos ho kahapon. At sabi ho ni PCSO General Manager si Royina Garma, abay natumbok daw ho anong mananaya yung 6-digit winning combination. Nandyan ho yung number ho 22, 18, 16, 20, 13 at saka ho 30. Eh dito na ho kayo tumaya, kumbaga makikinabang ho ang taong bayan. Kesa ho dun sa STL Bukis, lalo ho dyan sa Batangas, dyan ho sa Taysan. Ako, napakarami ho dyan sa Tanawan City, dyan ho sa ilang bayan ho dyan sa Laguna. Ang loto mga kaibigan sa 642, e binobola ho yan tuwing Martes, Webes at saka ho Sabado. At samantala, aminado naman ho si GM Garma na maliit lang ho ang kinita ng PCSO noong 2020 dahil nga ho sa COVID-19 pandemic. At ibinida naman ho ni GM Garma mga kaibigan at tungkol ho dun sa ano? Dun ho sa 18.63 bilyon. Yung 18.63 billion mga kaibigan, ito ho yung total general sales nila last year, 2020. At base ho yan sa nakala po naming datos at pinadalang press release ho sa amin, ang Lotto kumita ho ng 6.8 billion. At doon naman ho sa digit game ho mga kaibigan, kumita ho ng 5.1 billion. At dito naman ho sa STL, itong Small Town Lottery ho, kumita ho ng 5.8 billion. At ang Keno, at kumita naman ho ng 407 million. At ito naman ho ng Sweep Takes ho mga kaibigan, kumita ho ng 522 million. Ang ginawa ho kasi ng PCSO mga kaibigan, yung income o yung self-generating ho, kumbaga hindi ho sila kumukuha ng fund sa national. Kaya nga seryoso ho sila na habulin yung may mga franchise ng STL na hindi ho nakakabayad ho sa PCS ng mga kaibigan. Kumbaga binigyan ho ng pangil yan. Anong tanggapan ho ni GM Garma? Dahil ang ginawa ho ng palasyo ho ng Malacanang, kumbaga direkta, sa Office of the President, naglaan ho yan ng 2.85 billion, kung di ako nagkakamali. At yun ay tulong doon ho sa family ho ng apektado sa COVID-19. Kumbaga yan ho yung accomplishment report ng tanggapan ho ng PCSO. At kumbaga supportado naman ho yan ng palasyo ho ng Malacanang, bagamat bago lang ho yan. Si GM Royina Garma, siguro sa mga susunod at ating kakausapin ho siya, at para siya mismo ho ang magkwento, kumbaga ititalye ho niya itong last year at kung paano ho kumbaga nakuha itong general sale
anong tanggapan ho ng PCSO ay itong 18.63 billion, mga kaibigan, na kahit na nasa pandemic ho tayo. At base ho kahapon dun ho sa press conference at nakausap ko ng mga kasamaan ho natin sa profesyon, at may plano nga ang tanggapan ng PCSO, kumbaga yung online, na kahit na nasa bahay ka lang, pwede ka hong tumaya sa loto, sa 642, sa 649. Bagamat mahaba lang ho yung proseso na yon, siguro pinag-aaralan na rin ho ng IT tech ho ng PCSO para makatulong, kumbaga dagdag ho dun sa mananaya na kahit na nasa loob ho ng bahay, eh pwede ka hong maglaro ho sa PCSO. Rex Cayanong sa Target on Air. Oras sa Pilipinas sa 3:18 ng hapon. 09-27-861-1921. Ito is speaking of PCSO. Alam nyo nung hinimay ho natin yung illegal gambling operation adyan ho sa lalawigan ho ng Batangas, adyan ho sa Taysan, adyan ho sa Tanawan City, Batangas. Ako, napakarami ho nung nagbubukis ho yan. Ang style ho kasi niyan, halimbawa, ang franchise ho niyan eh, yung kay Cesar Reyes. Ang gross ho niyan, halimbawa ho ng isang kabo sa isang bayan, eh nasa 100,000, eh palalabasin ho niya nasa 30,000 lang. Yun ho yung re-remit ho sa PCSO, at yung 70,000, yun naman ho yung paglalabanan ho nila. Ngayon, ang PCSO, malaki ho nawawala. Ngayon, kailangan ho dyan ng PCSO, meron ho silang team, kumbaga sa bawat bayan, para ho ma-maintain yung kumbaga yung sales, di ba? At base ho dun sa report ho ni GM Garma, ang STL kumita ho ng 5.8 billion. Eh, ang problema ho nito, meron na rin ho kasi mga ilang politiko nasa likod. Ay kumbaga yan, nag-ooperate, sabi nga ho eh, gumagamit ho ng dami eh para ho pasukan ho yung ganyan, ha? Eh sabi naman ho nila, hindi garing, malaking tulong din ho yan doon ho sa aming community. Tama. Pero kung ipapasok ho yan doon ho sa STL, na legal, and taong bayan ho makikinabang. Kumbaga, ganun lang ho kadaling intindihin. Rex Cayanong sa Target on Air. Ito, sabi ho ni Tatay Diggs, anong ating Pangulo. Abay, umabot na daw ho sa 2 bilyong piso. Ito daw ho yung nawawalang pera sa Pilipinas. Kada araw, ha? Eh kumbaga, kada araw, nasa 2 bilyon. Ganun ba yung pagkakaintindi ho natin? Ha? Yan ho nawawala hong pera ho sa Pilipinas dahil ho sa COVID-19 pandemic. Alam nyo, ang COVID-19 ho kasi talagang sabi nga ho nila, nako, napakarami ho talagang kumpanya na pinabagsak ho yan. Ito, base ho to sa report ho ng Palasyo ho ng Malacanang. Nasa 2 billion nawawalang pera sa bansa ho natin. Abay, magkano ho yan? Eh, sample ho ng last year, anong May 16, kung di ako nagkakamali, nang ipatapad ho yung ECQ, nasa 2 billion. At na kagabi, dun ho sa kanyang public address, eh sabi ho ng Palasyo ho ng Malacanang, eh dapat daw ho kinikita na ho sana yan ng mga manggagawang Pilipino. Eh kung tumatakbot, lumalago ho daw ho ekonomiya. Tama. Isang malaking check sa ating Pangulo, mga kaibigan. Eh ang problema ho kasi dyan, eh halos nasa 80-90%, eh napakarami ho nagsarado eh. Eh yung ang coordinating center nga lang ho ng MCGI o nung ADD, kay Brother Eli Soriano, eh sabi nga ho ng mga texter ho natin, nako, Carix, napakarami na ho talagang nagsara. Eh pero tuloy pa rin naman ho yung bigay ho namin ng donasyon. Eh
doon ka nga ho magtataka. Ang CBCP, di ba't nananawagan na nga ho doon ho sa kanilang mga member o doon ho sa mga naka-assign sa mga bawat simbahan etong kulho doon sa Abuluyan o yung Ikapo. Eh, sabi nga ho nila, bakit ba ang INC napakatatag? Nasa kalagitnaan ho tayo ng pandemic, pero yun pa rin ho sila. Eh, kumbaga, nandun pa rin ho yung pagkakaisa, ha? At mas lalong dumadami pa ho yung ano ho nila, yung sambahan ho nila. Diba, kumbaga, sabi nga, mas lalong nanganganak. Eh, ang tanong eh, paano ho nila nagagawa yun? Doon ho pumapasok karek si yung pagkakaisa ho nila. Naandun ho sila eh. Hindi ho kagaya ho nung iba dyan. Eh, kukunin ho dun sa mga member. Eh, tapos eh, iilan lang ho nakikinabang. Tama. At sabi nga ho nila, eh, ang request nga ho karek ng ilang member, anong samahan na yan? Eh, kailan ba ho itatransfer? Yung property doon ho sa samahan. Hindi ho doon sa iisang pangalan. Ha? At teka, ba't ba tayo napunta dyan? Ha? Hindi, Garex, ang pinag-uusapan mo eh. Bagsak ho yung ekonomiya. Hindi, base ho yan sa report doon ng Palacio ho ng Malacanang eh nasa 2 billion. Eh, ang tanong, Garex, eh, paano ho yung mga higante ho dyan? Yung mga malalaking negosyante, epektado ho ba sila dyan? Kagaya ho ni Boss Ramon Ang, naandyan ho si Manny Villar, si Nagokong Wei, yung mga businessman, eh kahit na magsarado ho yan, hindi naman ho ganong iindain ho nila yan eh. Bakit gamo? Eh, sobra na ho yaman ho nila. Ang apektado ho dyan, yung manggagawa, na si Juan de la Cruz. Kapag ka pumasok ka, may bayad ka. Kapag ka hindi ka pumasok, abay wala ka hong bayad. Eh, ang tanong Karex eh, hanggang kailan ho kami magtitiis sa ganitong sistema? Eh, babasi ho tayo dun ho sa bakuna. Eh, kumbaga, konting sakripisyo na lang, ha? Kaya nga, aminado ho ang ating Pangulo, mga kaibigan, na talagang lubog na. Eh, kumbaga, napakahirap pong ihahon, ha? Eh, simple lang ho yan. At sundin ho natin yung mga HELPA protocol. Dun ba kami babasi, Karex? Eh, samantalang yung iba. Eh, di ba, sabi nga ho nila, eh, dapat ho, Karex, eh, eh, balik ho dun sa ECQ, ha? Ang Tugigaraw City nga, eh, di ba? At hindi ako nagkakamali, hanggang bukas, nasa ECQ ho sila. Eh, yun naman ho, kaya inilagay ho ng Tugigaraw City, eh, tumaas ho yung kaso ho ng COVID-19. Eh, kumbaga, malaki na ho yung pagkakaiba. Eh, hindi ho gaya ho nung araw, kapag sinabing ECQ, eh, talagang totally lockdown, ha? Yan naman ho, kaya ginagawa ho yan ng ilang LGU, eh, base ho dun sa kanilang ordinansa. Eh, kumbaga, para ma-maintain na. Eh, di ba, sabi nga ho kahapon ni Governor Ryan Singson, eh, mga ilang barangay ho kami na sinarado ho namin at yung manggagaling ho dyan sa Kalinga Province, dyan ho sa Mountain Province, eh, kumbaga, inaagapan na ho namin. Eh baka nga naman ho makalusot yung COVID-19. Eh paano na ho itong Ilocos Sur, ha? Oral sa Pilipinas sa 3:25 ng hapon. Oral sa atin sa inyo ng Shark 9 Bola kay Boss Hadley Mariano, ha? Gabi-gabi ho yan, meron ho silang live Facebook at pwede nyo sundan yung kanilang Facebook live. At kapag ka ho nag-like ho kayo, eh mapapanood nyo ho. Yung mga legend, kagaya ho ni na Django Bustamante, ay naandyan ho si Efren na Bata Reyes. Naandyan ho si Alvin sa... Hindi, sa kusina yan, boss. Nagkakamali ka na, boss. Sa ibang laban ng alam mo. Alex Cayanong sa Target on Air. 09-2786-1921. Si Efren na Zeranillo, sabi niya, lagi ako nakatutok. Akarik sa programa mo. Sabi naman ho ni Lito Zeranillo, si Alvin Santos, lagi daw nakabantay sa kusina.
Ito ho ang sabi ho ni Senador Pampiloping Lacson. Si Ping Lacson, eh kung di ako nagkakamali, last term na ho ito eh. Sa darating ho na 2022. At sabi ho ng mama, yan daw ho mga nagpaplano ho tumakbo bilang pangulo ng bansa. Eh para ba sinabi ho ni Ping, ampas sa kalabaw sa kabayo latay. At doon daw ho sa mga nagpaplano. Eh si Ping kaya, wala kayang plano na tumakbo? Sa mas mataas na pwesto? Kumbaga tumakbo bilang pangulo ng bansa. At doon ho sa kanyang Twitter account, sabi ho ni Ping Lacson, eh yung problema daw at kaka ho yung isyong kaharapin. Kumbaga doon ho sa susunod ho na presidente ho ng Pilipinas. Ha? At kasi may mga lumabas ho doon sa mga Pulse Asia Survey, eh ito hong si Davao City, si Mayor Sara Duterte, at lumulutang na ho yung pangalan. Eh sabi ho ni Mayor Inday, eh di ba, at kung susuportahan ho ako ng oposisyon, tatakbo ko. Di ba, para bang diversionary tactic? Eh kasi kung si Mayor Inday Sara ang tatanungin ho ng mas nakakarami, eh dahil dinadala ho yung apelyidong Duterte. Diba? At sumunod ho dyan si dating senador, si BBM, si Bongbong Marcos. Pero maraming nagsasabi, hindi, mas gusto namin garis yung tandem hong BBM at saka ho Mayor Inday Sara. Parang mas malakas ho yung lineup na yon. At ang tabayanan ho natin, kasi kumbagay napakarami pa hong ano yan. Kumbagay kombinasyon. Kumbaga ho sa loto, napakarami pang numero na pagpipilian dito ho sa tatakbohong presidente. Eh, tanong, meron ba hong eleksyon? Yan ho, abangan nyo. Meron bang eleksyon? Ano mangyayari? Sa darating ho na 2022? Ayun ho, isang malaking katanungan na gustong malaman ho ng mas nakakarami. Meron bang eleksyon, Carex? Isa lang ho pwedeng sumagot ho niyan. Ang tanggapan ho ng Commission on Election, ha? Carex Cayanong sa Target on Air!